At meron akong ituturo sa inyo mga kalakay para lalong mag-crispy yung ating chicken skin. Yes, good morning mga kalakay. Nandito muli ang yung likod na si Calpo TV. Ang aking isi-share ngayon ay kung paano tayo magpainit ng chicken skin na hindi naubos. Ayan, pwede pa kaya ito at ilang araw ang duration ng chicken skin bago ito masira. So malalaman nyo ngayon yan, kaya abangan natin sa ating video. Okay. Okay, ayan. Naluto na yung unang salang ng fried chicken natin. Ayan, makita nyo naman, oh, ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay mga kalakay. Ayan. So, ito po yung ating ipapainit mga kalakay. Tira kahapon. Ayan. Itong chicken skin natin ay pwede natin ipainit. Ang duration po nito ay 3 to 4 days. At kung ilalagay natin sa ref ay abutin pa ng isang linggo ito. Kaya pwedeng i-reheat itong chicken skin. Yan. Ang gawin lang natin ay painitin natin yung mantika, siyempre. So, lakasan natin yung apoy. Ayan, nalakasan na. O, hintayin pa natin na medyo uminit. Kailangan biglayin natin para madali lang siyang ma-reheat. At saka kailangan mabigla. Kailangan mainit na mainit yung mantika. Ang init ng mantika ay siyempre ganun din sa dati, 350 hanggang 370 degrees Fahrenheit para siguradong mainit. Yan. So, antayin natin na medyo minute pa. Okay. Kunin mo yung kwan, yung ganyan. Sige. Sige. Iburaray mo. Sakit may gamit kasi mga iburaray. Yan. Ayan, ganyan lang po yung magpainit, simple lang. Kailangan mainit na mainit yung mantika. Oh, ganoon. Lagay na natin lahat. At meron akong ituturo sa inyo mga kalakay para lalong mag-crispy yung ating chicken skin. Ito ay ano na, matagal na itong style mga kalakay. At alam na ng mga matatanda. Ayan, ito, wisik-wisikan mo ng tubig. Sige. Hangarata, dating. Kasi-kasar. Okay. Ayan. Wisik-wisikan ng konti lang. Okay, isa pa. Yun. Okay, tama na yan. So, ganun lang mga kalakay, ang technique para lalong mag-crispy yung chicken skin natin. Wisik-wisik lang. Parang, anong tawag dito? Nang wisik-wisik. Basta wisik-wisik, yun na yun. Para lalong mag-crispy siya. At ang lalong nagpapa-crispy ay siyempre yung init ng mantika natin. Dahil kung hindi mainit ay lalong lalambot. At tingnan na lang natin, pakiramdaman natin sa ating paghalo-halo kung nagtutunog na tunog na yung ano, yung pagka-crispy niya. Yan. Sa ating paghalo ay mararamdaman mo kung talagang malutong na yung chicken skin natin.
Ang masarap sa chicken skin kasi pagka crispy siya, baka kung kakagatin mo ay crunchy. Yan. Ayan, medyo talagang nararamdaman na natin. Para bang nagtutunog chicharon na siya. Oh. Yan. Siyempre naman nakalutang po lahat 'yan. Kaya pwede nang hanguin 'yan. Hindi maganda pagka overcook, siyempre eh masusunog na. Sige, ihina mo 'yung apoy. Para hindi naman masunog 'yung mantika natin. Dahil madaling umitim 'yung mantika pagka nasunog. Okay. Ayan, ang finished product natin, oh. Tumutunog. Tumutunog siya. Oh. Oh, yan. Yun. Hindi halatang reheat po ito kasi ganyan na po talaga ang itsura niyan. Kahit pagka bagong luto, eh ganyan na po yung itsura. Okay. So, yan po yung ating finished product. Malutong na malutong po yan, no? Oh. Sa tunog pa lang, eh malalaman mo na crispy na crispy yung ating chicken skin. Okay, ngayon ay paglalagay tayo sa baso. Yan. Itong ginagamit naming baso ngayon ay 8 ounce. Malaki po ito kaya binibenta namin to ng 25 pesos each. At paper cup papel na baso ang ginagamit namin dito dahil bawal na ang plastic dito sa bayang ito. Kaya paper cup ang ginagamit namin. So yan. Oh, ganyan lang siya, oh. Ayan, nagsasalang na si Jessica. Ganyan lang siya. 25 pesos each. May nagtatanong po kung ilang piraso ang nilalagay natin na chicken skin sa isang baso, eh hindi po natin masyadong mabilang po kasi dahil hindi mapare-parehas yung laki ng chicken skin natin. Basta ang alam natin ay kung anong ounce yung ginagamit natin. Halimbawa, eh itong ginagamit namin dito ay 8 ounce. Yan. Basta punuin lang na ganyan. Yan, tansyahin.
Yan mga kalaray, naishare po natin yung ating pag-iit ng ating chicken skin. Ayan, nakita nyo. At crispy-crispy ulit, mga kalaray. Ayan, hanggang sa muli. Sana ay nakatulong po sa inyo ang idea ito, mga kalaray. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye! Mga kalakay, available na po sa Shopee ang ating Calpos merchandise. Available na po ang marinated mix at ang ating breeding mix.